எனக்கு உங்களை பார்க்க வேண்டும், என் பார்த்து நம்ம கையில் மக்க பார்க்க பீப்பி கையில் மாட்டான் கொண்டு ஸ்பேஸ் தான் என் கப்பி நம்ம நெஞ்சியும் வாழ்க்கும் dahil yung iba bilang kwarto, hindi makatulog pa mayroong konting ilaw. Mahirap po yan. Mahirap po yan. Kaya, you see, all things begin with the family. And social virtues begins with self-giving. There is respect in the society and neighbor if there is self-giving. Second here, beautifully. Pag sinabing social virtues, ito yung pinapromote ni Pope Francis ngayon. Compassion. Marunong na dapat tayo umunawa. Marunong po dapat tayo maawa. Marunong dapat tayo yung lawakan ng ating pag-iisip o pag-unawa. Compassion. Ito yung marami sa atin kulang dito eh. Tukupan yung mag-drive. Mag-traffic. Konting kabiriyalan. Karap niya, rosary. Tapos may malabir din. Mayroon pang driver spray. Tapos, pag-uawagas po, pag-umura. Tapos may driver spray. May Sacred Heart of Jesus. That's the best of the parent. Ano yung pakipresan na ang rosary na yun? Ito po ay aking ilalagay ko sa aking sasakyan. Dahil po, alam po namin na pag na-bless po yung rosary, yung crucifix ay ligtas po sa disgrasya. Oo nga po. Pero ang pinakamalalim na disgrasya, hindi yung disgrasya po ng bagaan, disgrasya po ng bibig mo. Ay, po. Compassion. And where will we have this sense of compassion? It should come from. And the last one here is dialogue. Dialogue. At dialogue, maalaga po ito. Kung marunong tayo mag-dialogue, marunong po tayo magpatawad. At kapag marunong po tayo mag-dialogue, marunong po tayo mag-reconcile. Kasi malaking pagkakaiba ng to forgive and to be reconciled. Eh. To forgive, madali lang po yun. Parang husband and wife, mother and father. Minsan, papamama ko lang yun. Madali magpatawad. Sorry, sorry. Oh, gusto ko madali. Okay lang po yan. Okay, nakalimutan mo na. Na-forgive. Pero hindi mo naman kinakausap. Ayun ba yun? You were able to forgive, but you were not able to be reconciled. And where can we find this one? Nag-umpisa po yan sa isang tao marunong makipag-dialogue. Marunong makipag-usap. Kaya manara po ito. Ang isang tao, isang bata, naturuan mo makipag-usap, madaling magpatawad yan. Saan ba nagmula isang taong mahirap po magpatawad is because from their being, when they were still small, they were not taught to dialogue. Huwag ka magsalita. Diba? Naalala niyo bang dati? Naalala natin eh, pag sinabi ng mga magulang, pag tinignan ka ng gano'n, maalala ko na, hindi ko ng titingnan ka lang, alam mo na eh. Titingnan nila na, ikip ng tubig. Pag sinabi ni nanay, umalis po yan sa video. Ngayon mga anak, gawin ninyo yan sa inyong mga anak. Pag tinignan mo yan, nakatingin sa akin ay. Ano po meron yan? Di ba? Kasi, whether new culture or old, what is very important is that we learn how to dialogue. Kapag marunong tayo magpag-usap ng maayos, dialogue, hindi monologue, maganda po yan. There is always forgiveness. Diba tayo, alam na natin yung mga stories na ganyan, no? Yung mga mag-asawa, sa umpisa, the husband talk,
the wife listens. After ilang taon, the wife now talks. And husband listens. After ilang years, both of them talk. And the neighbors listen. Diba na, no? Marunong po kayo magpatawad kung bukas po kayo kapatay. Dahil saan nagmula lahat ito? Sa kongol, sa father and mother, the husband and wife. Kaya maganda po sa riwain natin yung unang tanong ng pare na palong po doon ang apat na meaning ng love. Mahirap po gawin yan, pero nakasalalay po dyan ang buhay natin at ang buhay na walang hanggan. Amen! Amen. May natutunan pa kayo ngayong gabi? Yes! Hindi yung pagmura, yung pagmumina. Okay, salamat po sa inyong kagandahan loob at salamat po sa inyong invitation at salamat po na binigyan po ako niyo ng pagkakataon na magiging bahagi ng inyong gawain sa gabing ito. Maraming salamat.